Ngayong araw ay papag-aralan natin ang buong tirahan ng mga hayop. Ikalawang markahan, ikalawang linggo, unang araw. Ikaw ay inaasahang mailarawan ang buong tirahan ng mga hayop, maipangkat ang mga hayop ayon sa kanilang buong tirahan, at makapagpakita ng pagpapahalaga sa buong tirahan ng mga hayop. Piliin ang titik ng tamang sagot. Handa ka na ba? Number 1. Alin sa sumusunod na hayop ang nakatira sa tubig? A. Baka, B. Bangus, C. Ibon, D. Tipaklong. Number 2. Ang mga mababangis na hayop ay nakatira sa kagubatan. Alin sa sumusunod ang halimbawa nito? A. Aso, B. Paru-paro, C. Pating, D. Tigre. Number 3. Alin sa pangkat ng mga hayop ang nakatira sa lupa? A. Manok, pating, agila, ahas, B. Pusa, aso, kuneho, kambing, C. Sisiw, hipon, baka, kalabaw, D. Tigre, pusit, paru-paro, pusa. Number 4. Alin sa mga hayop ang pwedeng tumira sa lupa at sa tubig? A. Balyena, B. Kalabaw, C. Palaka, D. Pusa. Number 5. Paano natin mapangangalagaan ang buong tirahan ng mga hayop? A. Putulin ang mga kahoy sa gubat, B. Magtapon ng basura sa tabing ilog, C. Linisin mabuti ang tirahan ng mga hayop, D. Gumamit ng dinamita sa panghuli ng mga isda. Tingnan natin ang tamang sagot. Number 1B, 2D, 3B, 4C, 5C. Napag-aralan natin ang iba't ibang bahagi at tungkulin ng bawat bahagi ng katawan. Lagyan ng linya na mag-uugnay sa bahaging pandama at sa gampanin nito. Una, alamin kung mabango ang mga damit na inyong nilabhan. Ang tamang sagot ay ilong, magaling. Ikalawa, magbasa ng aklat. Ang tamang sagot ay mata, tama. Ikatlo, alamin kung mainit o malamig ang tubig sa baso. Ang tamang sagot ay balat, mamusay. Ikaapat, pinapangaralan ka na mag-aral mabuti. Ang tamang sagot ay tenga, magaling. At ang panghuli, alamin kung masarap ang ginataang gulay ni nanay. Ang tamang sagot ay dila. Very good mga bata. Ngayon ay handang-handa na kayo sa susunod na aralin. Nakapunta ka na ba sa Rave Rainforest Park sa Pasig City? Ano-ano ang makikita sa kanilang mini zoo? Tama! Maraming iba't ibang uri ng hayop ang makikita dito. Pinag-aralang mabuti ng mga tagapag-alaga ng mga hayop ang buong tirahan ng iba't ibang hayop upang maging at home sila sa kanilang tirahan. Ang mga hayop ay may habitat o buong tirahan. May mga hayop na sa tubig lamang pwedeng mabuhay at tumira. Ang tawag sa mga ito ay aquatic animals. Ilan sa mga halimbawa nito ay bangus, pating, jellyfish, at pusit. May mga hayop naman na nabubuhay sa lupa at ibabaw ng lupa. Ang tawag sa mga ito ay terrestrial animals. Ilan sa mga ito ay bulate, ahas, pusa, kabayo, ostrich at marami pang iba. May mga hayop na nakatira kasama ng mga tao sa kanilang tahanan. Ito ay mga maaamong hayop tulad ng kuneho, aso, baboy, at pusa. Ang iba naman ay nakatira sa farm o bukit tulad ng mga kabayo, baka,
kepiting, at manok. Ang ibang mga hayop ay mababangis at matatapang, kaya naman sa gubat ito naninirahan. Ilan sa mga halimbawa nito ay tigre, leon, at mga ahas. Alamin naman natin ang mga hayop na may kakayahang mabuhay at tumira sa kalupaan at katubigan. Pamilyar ka ba sa palaka, guwaya, at pagong? Ang mga ito ay may kakayahang mabuhay sa tubig at lupa. Pagmasdan mo ang mga larawang kuha sa Pasig Rainforest Park Zoo. Sadyang ginaya ng mga namamahala ang kooptirahan ng mga hayop upang sila ay mabuhay ng maayos habang nakatira sa mini zoo. Mahalaga na pangalagaan natin ang kooptirahan ng mga hayop upang sila ay mabuhay ng maayos. Ilan lamang sa mga halimbawa ay ang paglilinis ng kanilang tirahan, huwag magtapon ng basura sa ilog, at hindi paggamit ng dinamita sa panghuli ng mga isda. Tingnan natin kung may natutuhan ka sa aralin ngayon. Kunin ang worksheets number 1. Para sa gawain 1, maglista ng mga hayop at ilagay ito kung saan ito naninirahan. Kunin ang worksheets number 2. Para sa gawain 2, tingnan ang mga hayop sa ibaba. Tukuyin ang tirahan ng mga hayop sa pamamagitan ng paghalay nito sa tamang lalagyan. Iwasto natin ang iyong mga sagot. Mga hayop na nakatira sa lupa. Pusa, manok, kabayo, baboy. Mga hayop na nakatira sa tubig. Jellyfish, hipon. Mga hayop na nakatira sa lupa at tubig. Animango, guwaya, pagong, palaka. Mataas ba ang nakuha mo? Magaling! Para sa gawain 3, kunin ang worksheets number 3. Isulat ang pangalan ng hayop at tukuyin kung saan ito nakatira. Halimbawa, aso nakatira sa lupa. Bibigyan lamang kita ng 5 segundo para sagutan ang bawat ilan. Number 1. Ang tamang sagot ay pagong, nakatira sa tubig at lupa. Number 2. Ang tamang sagot ay pusit, nakatira sa tubig. Number 3. Ang tamang sagot ay bangus, nakatira sa tubig. Number 4. Ang tamang sagot ay manok, nakatira sa lupa. At number 5. Ang tamang sagot ay pusa, nakatira sa lupa. Kung ikaw ay nakakuha ng 4 o 5 puntos, binabati kita. Gamit ang Venn diagram, magsulat ng halimbawa ng mga hayop na nakatira sa lupa, mga hayop na nakatira sa tubig, at mga hayop na nakatira sa lupa at tubig. Ang lawa na ito ay kuha sa Palawan. May mainam na kooptirahan ng mga hayop. Ano-ano kayang mga hayop ang maaaring matagpuan sa ganitong lugar? Paano mo mapangangalagaan ang mga kooptirahan ng mga hayop tulad nito? Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Para sa panapos na pagsusulit, isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Number 1. Alin sa pangkat ng mga hayop ang nakatira sa tubig? A. Ibon, pusit, ipon, suso. B.
kalabaw, pating, suso, bibe, si, palaka, ahas, guaya, baka, d, pating, hipon, balyena, jellyfish. Number 2. Saan naninirahan ang iba't ibang uri ng isda? A. Sa himpapawid, B. Sa lupa at tubig, C. Sa lupa, D. Sa tubig. Number 3. Anin sa mga hayop ang maaaring kasama ng mga tao sa kanilang tahanan? A. Ahas, B. Buwaya, C. Kuneho, D. Elepante. Number 4. Ano ang katangian ng mga hayop na nakatira sa kabubatan? A. Maamo, B. Mabangis, C. Mahina, D. Maliit. Number 5. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pangangalaga sa pook tirahan ng mga hayop? Tingnan natin ang tamang sagot. Number 1D, 2D, 3C, 4B, 5B. Mahusay mga bata, naway meron kayong natutunan sa ating aralin ngayon. At